i-share ko sa inyo guys, pagluluto ko ng ano, paksiw na pata. Pero ayan, i-share ko to sa inyo kasi guys, first time ko tong gagawin. Lagi ko kasi siyang napapanood sa mga ano, mga vlogger din na ikinakain, hindi nila niluluto, kinakain yung niluto, pero ano ba to, yun na yung kinakain na nila. Ang dami ko palang nailagay, my goodness, pero okay lang kasi doon nga ako magsasalang sa ano, ang dami ko nalagay, kakadaldal ko na naman ano yan, pero okay lang, okay lang naman kasi kailangan ko rin ano, medyo kapalan dahil ano nga, anong tawag dito? Sa dikahoy ako magluluto nung pata para mas malambot. Ewan ko kung malambot ba yung baboy. Paksiw na pata guys, first time ko siyang lulutuin. At yung literal na paksiw talaga siya, hindi siya yung paksiw na... Ayan, so isa sa, ay ano ko lang kayo. So maglalagay lang ako, tapos sinugasan ko na yung pata, isasalang ko na lang. Sa ano ko na lang siya, papakuluan sa kawali kasi para hindi na kami mahirapan mag, ano, kiss-kiss nung mga kaldero. I mean, para, kasi yung kawali naman namin, yung ginagamit namin talaga sa ikahoy kasi medyo maano na yung ilalim niya. Intro ko lang muna na ayun, at ipinapaalam ko lang sa inyo. Kasi guys, ano, samahan niyo ako dito kasi nga first time ko tong lulutuin. Ayun, yung mga first time kong niluluto, hindi ko tuloy na i-share sa inyo. Hindi naman kasi guys, porket marunong ako magluto is naluluto ko na lahat. May mga bagay rin ako na, ay may mga pagkain din ako na hindi ko pa naluluto ever, and then yun minsan tinatry ko at ayun, kasi parang feeling ko, ano, ang hirap niya. Tapos pagka inanok pa, ang dali lang pala. Tapos yung parang hindi ganun kaano yung mga ingredients niya. Ayun. Yun lang. So, sige, tara na. Papakita ko muna sa inyo yung aking pata. So, ito yung pagkain ng mga aso at pusa. Ayan. Oh, kasali rin sila sa budget, guys. Tapos ito yung ating pata. Yan, ito ang ating lulutuin. So, ta-transfer ko lang siya dito sa kawali. Magugas lang ako kami kasi naglagay pala ako ng sunscreen. Magpapaapoy lang ako ng itong aming tikahoy. Pinaki. Ano, ay ito yung isasalang yung sa mga aso. Nakapagpasigana. Nakapagdingas. Bukain ko lang yung aking ano, isasalang. Basta pakuluan ko pa lang ito ah. Tapos itatapon natin yung unang kulo. Yan. So pakulo pa lang ito. Hindi pa natin ito yung pinaka... Sobrang dinis nung ano. Sobrang ano nung anong tawag diyan? Nung kahoy. Tapos ganito to. Ah, kasi nilagyan pala sa ilalim.
Wala akong pakit. So, yun na. Habang pinapakulo pa, pinapakulo pa yun, i-ready ko na muna ang aking mga ilalagay na bawang, sibuyas, luya. So, damihan natin ng bawang. At luya. Sibuyas, kamatis, char. Tinatanggal ko lang yung ano, bago ko siya pipit-pitin sa isa. Ganoon. So guys, kung sa mga nakakaalam kung paano lutuin ito, ayan, ano nyo na lang dyan. Kung anong, kung saang lugar ko kinaya ang style na to. Kasi ba diba merong ano, Tagalog version, or ano ba to, anong tawag doon, yung, kung, saan bang ano, ang paksiw, tay pata paksiw. Hindi ko alam kung, Tagalog, Bisaya, or ano. Ayan. Pero ito, Tagalog to, pero kung anong lugar. Diba? Siyempre, inano ko sa Google kung ano. Mas way na. Okay, sabi. Tanong ko kayo. Sa madaling pag, ano, pagbabalat ng, ano ba to? Lagi kayo ng kutsara. Madaling pagbabalat ng ating luya. Papakuluan ko lang yan, tapos ano, hugasan ko, tapos ako na ilalagay yung ating mga ano, ingredients. Yung iba guys, sira yung isang sibuyas. So, nag-ano ko ng panibago. Hindi pala naglalagay guys ng ano, ng luya. Ang dami ko pa namang kinain, ano, hiniwa. Pero, syempre, hindi naman natin gagayahin totally yung ano natin, nabasa natin. Maglalagay ako ng mga ilan lang. Ay, mga konti lang. Tapos, ito, itatabi ko na lang. So, ayun. Alam niyo naman ako. May sariling ano. O, lalagyan ko ng konting luya. Tapos, titignan ko na kung kumukulo na yon. At, mahugasan na. Tapos, ito yung aking laurel. Ayan, wait lang guys. Titignan ko muna yon. Kumulo na siya guys. Tapos, so, hugasan ko lang siya. Pero, kailangan ko muna tapon yung tubig. Para, ba't uhugasan? Kasi para matanggal yung mga, yan na yung ganyan. Mukhang matigas. Ay, wait. Ano ko guys, meron pala kami kaldera. Pwede nga, ano. So, ito na lang gagamitin ko. Tapos, inalagay ko na yung lahat ng ating, ano, yan, sibuyas, bawang, luya, mamaya ko nilalagay yung sili, tapos yung laurel, tapos paminta, actually, pamintang buo yung nakaano doon, pero, syempre, mas maganda ang durog. Yung ano, kasi syempre hindi mo malasahan pag buo guys eh. Hindi ko alam sa mga nalalagay nung ano, yung pamintang buo. Hindi naman siya totaling umaano. Tapos water. Kasapakulaan natin. Mamaya natin titintahan guys. So okay na yan. Masalang ko na siya. At hindi ko pala nakuha yung ano, yung takip niya. Wait lang. Okay lang guys nyo na ano, sa bigahoy lang ako magluto kasi ano pa naman, maaga pa naman. 9. Ano oras ka pa? Wait lang. Ay, 10 na pala. Okay lang. Para sakto 11. Tapos siya, ganun. Salangan natin siya sa may dikahon. So, ito na yung ating pinapakuloang pata. So, guys, dito ko na lang niluto tong pagkain ng aso, ulam ng aso, tsaka ng pusa. So, ganyan. Kaya ganyan yan, guys. Hindi na namin tinatanggalan ng hasang. Kasi sayang din.
Eh, pagkain din naman yun. Ayan o. Saliwa yan, guys. Minsan masarap pa yung ulam ng aso tsaka pusa sa amin. Pero okay lang naman. Yan lang, pinakita ko lang. Shinare ko lang sa inyo. Guys, medyo matagal-tagal pa yung napagpapakulo. I-update ko na lang kayo later. Tingnan nyo naman yung tsura ko. Pawis na pawis. Ayan. So, update ko na lang kayo, guys. Kasi hindi pa naman siya kumukulo. No? Kasi kasalang ko lang naman. Excited. Ayan. So, ayan. Maya na lang ulit. Pagka, kumulo na. Pero, palang ilang minutes pa lang. Kailangan pa natin medyo yung palamutin yun. Ayan. First time. Yun ulit ko, guys, ha. First time ko itong, niluluto. Yung ating paksiw na bata. Ayan. Kaya, tingnan ko papasa. Ayun, napakaano lang pala, no? Kung papakinggan mo, kasi may mga putahe kasi na, pag pinakinggan mo, napaka-complicated nung, pangalan niya. Napakaano. Pero pag, ikinugil mo lang, tapos binasa mo yung, mga ingredients, andan lang pala, like, nung, kasi, nag-try ako, na mag-ibahin yung mga regular na niluluto, pagka, holiday. Diba, like, nung, siguro ilang years ago na, nag-try ako na lutuin yung estupado, pata estupado. Akala ko apakahirap. Apakasimple lang pala ito. Wala pala masyadong ingredients din. Para patulad nito, paksin na bata. Tapos, meron pa eh. Meron pa marami. May mga, kaya lang hindi ko na na, pagka kasi holiday like yung Christmas, mga ganon, New Year, hindi ako nakakapag-vlog masyado as in dahil kapag ako lang talaga kasi yung magluluto dito sa amin. So guys, ayan, na-check ko na siya. Tinimplang ko na rin siya ng asin at patis. Ayan. Tsaka nilagay ko na yung, sealing green. So, hindi ko na kayo sinama kasi nga, medyo nainitan na ako. Kailangan ko lang mabinis ng doon lagay. Tapos, naglagay lang ako ng kahoy. Ayan. So, pero chine, try, sasama ko na nga kayo para. So, ito na siya, guys. Tapos, nilagay ko na pala yung paminta at natimplang ko na rin siya na paminta daw ay sealing green. Ayan. At saka natimplang ko na rin siya ng asin at patis. Ayan no. Check natin kung medyo malambot. Pero nung naglagay na ako kanina is may na siya. Malambot pero parang gusto ko yung medyo nagsasayaw-sayaw pa yung nagsasayaw-sayaw yung laman. So ito guys, gusto ko yung medyo gumagalaw-galaw yung yan na siya. Eto na siya. Ayan na ang ating paksiw na pata. Ito na guys. Ay! First time ko siyang niluto. Ayan. So, okay naman siya sa akin. Hopefully, magustuhan din nila. Char! Oh, ganito lang pala yan. Okay naman na yung guys. Ayan, oh. Okay naman na siya. Magiging malambot naman. Yan lang. Yan lang ang aking share for today. Bagong putahe. Saluto ni Virgie Serye. That's it.